So we're now boiling 300 grams of spaghetti noodles. Of course, you can use any noodles that you like. And just follow the instructions on the package. So this is the hong or mussels. And this is just 1/2 kilo. I boiled this in a Sprite, just a small bottle of Sprite. Cheaper, a lot cheaper than pork or beef. Ayan, so seafood siya pero mura-mura. So what we're going to do after boiling this is to take off the shell, yung isang part ng shell, and set this aside. Ayan, so kunin lang natin itong part na to and discard natin yung isa. So ganun lang siya ka-easy, pero ang seafood kapag sa mga restaurants, they sell it like seafood pasta, mahal siya, ganun. Pero actually, mura lang talaga gawin sa bahay if you buy your own seafood. Broth pala, this broth, we are going to use some of it later sa ating sauce. Just 1/4 kilo of shrimp, and we'll just season this with salt and pepper. Ayan, konting salt. So our pan now is hot, and naglagay lang tayo ng konting oil, around mga 2 tablespoons of oil lang, and we're going to sear our shrimp. So on high heat, we're searing this for 30 seconds lang on each side, and ayan, so pwede na siya i-flip. As you can see, we set aside our shrimp. So ito na siya, oh. And ito, maraming lasa sa pan na ito. So we won't discard the pan. So we'll add more oil, dahil na napunta na yung oil doon. Ayan, konti lang, mga 3 tablespoons. When cooking a pasta, mas masarap kapag olive oil yung ginamit nyo. Ayun, marami naman murang olive oil right now, eh. But if you don't have all olive oil, okay lang. So I'm putting garlic. Ito, mga 1/2 bulb of garlic. Ayan, na chop. And since light brown na siya, I'm going to add, this is white wine, ha? White wine, pero kung wala kayong white wine, pwede na rin water, or pwede na rin yung tahong broth natin. So, mga around 1/4 cup lang. So, ang purpose nito is to deglaze the pan. Ibig sabihin, yung mga pampalasa niya na nasa ilalim, umangat siya. Okay? So yan, on high heat, deglaze natin yung pan. Nag-reduce na yung ating liquid into 1/2. Pwede na natin ilagay yung ating pasta sauce. So ako, I prefer marinara sauce, pero you can use spaghetti sauce or any pasta sauce that you like na babagay naman sa seafood natin. So estimate natin mga around 1 cup yung ilalagay ko. 1 to maybe 1.5 cup siguro. Yung ating tahong sauce. So maglalagay lang tayo, maybe around 1/2 cup lang. Ayan, para hindi naman masyado malapot yung ating sauce. So habang kumukulo siya, maglagay na tayo ngayon ng pampalasa natin. So I'm adding just 1 teaspoon of salt, garlic salt, kung meron kayong garlic salt. And syempre, pepper na rin. Although kapag pasta sauce, may lasa na talaga yung pasta sauce natin. So, hinay-hinay lang sa additional seasonings natin. And just to balance off the acidity of our sauce, maglagay rin tayo ng 1 teaspoon of sugar. Ayan.
So, mix natin ulit. Ilagay na natin yung ating mga tahong. After a few minutes, yan na yung ating pasta sauce. Nako, ang sarap talaga. Trickman ko siya kanina, sarap. Ngayon, kung gusto niyo palalo mas masarap, you can add, this is Parmesan cheese. Okay, so as much as you like, mga 1/8 cup. Kung wala kayong Parmesan cheese, go ahead and use cheddar. Tapos itong step na to, optional. Kung mahilig kayo sa mga herbs and mayroon kayo mga ganito sa bahay, diba, sayang lang naman, nasa cabinet lang siya. Pwede nyo dagdagan ng basil leaves. Basil leaves, Italian seasoning, oregano. Ayan, just to add a little kick sa ating pasta sauce. Okay, so I think our sauce is now ready. Pwede na natin i-mix yung ating pasta. Tapos, you can add greens. Kung ano yung meron kayo sa bahay, kung meron kayong parsley, kung wala kayong parsley, pwede rin yung dahon ng celery, ganyan.